Ito ang nasawi matapos masunog ang isang residential area sa Taytay, Rizal noong Sabado de Gloria. Ang isang namatayan na padre de pamilya na kausap pa raw ang kanyang mag-ina bago ang trahedya. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Malaking apoy ang bumalot sa mga bahay na ito sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Mag-aalas 10 ng gabi nitong Sabado. Mabilis na kumalat ang apoy sa 40 bahay na karamihan gawa sa light materials. Ba naman yan? Mata bahay, wala pa yung ang masaklap pa, aabot sa 7 ang nasawi nang di makalabas sa mga nasunog na bahay. Kabilang sa mga nasawi, si Maria Cristina Javier at 2 taong gulang niyang anak na si Martina Rolaine Javier. Halos magunaw ang mundo ng padre de pamilya na si Roland Javier nang makitang patay na ang kanyang mag-ina. Kwento ni Roland, naka-duty siya nang may tumawag sa kanya na nasusunog na ang kanilang inuupahang bahay. Unang narinig ko lang nung tumawag siya sa akin, tumitili sila. Tumitili lang. Nasusunog na kami, yun lang. Hindi ko na maintindihan kasi yung takbo ko talaga, as in talagang sobrang tuli ng takbo kung pauwi lang. Nakausap pa raw niya ang kanyang mag-ina ilang sandali bago ang sunog, kaya di pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Bago pa siya mangyari yon, tumawag ko yan ako, sabi sa akin, "Tatay, I love you." Yun, tapos sabi, "Uwi ka na." Yun, sabi ko, uwi na talaga ako. Nag-stay lang sa Santa Lucia ng konti kasi papagas ako. Bukod sa mag-ina, patay din sa sunog ang biyana ni Roland na si Lilia Macaranas at hipag niyang si Carla Hernandez. Maging ang asawa ni Carla na si Joey Hernandez at anak nila na si John Kaysen, 12 anyos. Hindi rin nakaligtas ang isa nilang kapitbahay na si Jeline Sabaybay. Kwento ng isang residente, sinubukan pa nilang katukin ang bahay ng mga biktima pero wala raw sumagot. Sinigasigawan noon mga asawa ko yung sa kabila. Nagsisigaw na yung asawa ko kasi may apoy na rito. Hindi ho nila madinig kasi sarado-sarado yung bahay nila, naka-aircon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng natrap ang mga biktima dahil nagliliyab na ang apoy sa nag-iisang daanan palabas. Medyo iskinita po yung papasok po, natagpuan namin po ang mga biktima sa pinakadulong bahay po sa sulok po ng iskinita. Nahirapan pong lumabas ang ating mga biktima dahil natrap na po sila dun sa likod. Aabot sa 60 pamilya ang apektado ng sunog na naapula rin makalipas ang lagpas isang oras. Nasa 1,500,000 piso ang kabuang halaga ng pinsala. Patuloy pa ang imbestigasyon ng BFP sa sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5.